Hello, kumusta kayong lahat? This is Mr. A and this is Partnership Accounting Exemplified. Okay, so nandito na tayo sa pinakahuling topic ng Partnership Accounting because after this, diretso na tayo sa Corporation Accounting. Ang pag-uusapan natin ngayon ay installment liquidation. So this is part 2 ng ating liquidation na topic. Nang nauna, ito ay lump sum liquidation, sa ngayon naman installment liquidation. So pag-uusapan natin ito in a long stretch, kaya please bear with me, medyo mahaba ito because this is a one example na masyadong comprehensive. Pag-uusapan kasi natin dito itong schedule of safe payments and then mamaya yung advance cash priority program. Okay? Now, in line doon sa ating tatlong general procedures and partnership liquidation, you must take note of the following when dealing with installment liquidation. Number one, record natin yung sale of assets and then yung distribution of either a gain or loss from realization. Okay? Parehas lang ito in terms of procedure, yung realization of assets. Either merong kang loss or gain on realization. Ang kinaibahan lang dito, installment kasi ito. So hindi siya one time unlike yung ating lump sum liquidation. Kaya mangyayari dito, ang pagbebenta natin ng mga non-cash assets ay more than one. Okay? Hindi siya isang beses lang. That is number one. Number two, okay, this is new This is an additional procedure. Charge natin yung mga liquidation expenses kung meron man. And we charge it against the cash and of course the partner's capital balances based on the profit or loss sharing ratio. Normally, 'di ba, kung may mga expenses tayo sa P&L, sa income statement or doon sa statement of financial performance, expense account ito. But then, we are already liquidating, okay, the company. So, wala na tayong income and expenses. Balance sheet na lang yung natitira. So, i-charge natin ito against your capital account. Mababawasan yung cash natin, mababawasan din yung mga capital accounts ng mga partners base sa kanilang profit or loss sharing ratio. Okay, so tandaan ninyo yung pangalawa. Pangatlo, okay, settlement or the payment of the partnership liabilities. And eto, parehas lang naman ito sa papaano natin ito ginagawa. Yun nga lang, yung payment ng liabilities, maaring installment din. Hindi one time. Kasi depende sa availability ng cash ang pagbabayad ng liabilities. Kung meron kang mga non-cash assets na hindi mo nabibenta ng isahan, because realistically speaking, hindi naman madali maghanap ng buyer ng mga assets mo, ng mga non-cash assets mo. So, hindi din sapat ang resources mo, yung pera mo pambayad ng utang. That is why the settlement is also made multiple times. Okay? Payment of liabilities. Next. Ito. Ngayon, kung meron kang available cash for distribution sa mga partners, pero hindi sapat, okay, yung pera, or not enough to pay the amounts due to the partners, dito papasok yung pag-prepare natin ng schedule of safe payments. Ito, tandaan ninyo, when we are liquidating, gumagawa pa rin tayo ng statement of partnership liquidation, regardless kung lump sum yan or installment. Yun nga lang, pagdating dito sa installment liquidation, yung mga distribution ng cash sa partners, it is supported by a schedule of safe payments. Tatandaan ninyo ito pero mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang itsura nitong schedule of safe payments. And then, repeat steps 1 to 4 hanggang sa mabenta mo na lahat ng non-cash assets. Okay? So, ito ang ating procedure for installment liquidation.
Ngayon, kanina nabanggit ko yung schedule of safe payments. And this is a supporting schedule ano, for the statement of partnership liquidation. Ngayon, okay? According dito sa schedule na ito, ang installment, okay, each is installment of cash is distributed as if wala ka nang matatanggap na pera, wala ka nang marireceive na pera, either from the sale of assets or from the collection of deficiencies galing sa mga partners. So ito ano no, medyo safe tayo. Kaya nga schedule of safe payments. I-distribute natin ang cash sa mga partners assuming na yun na yung huli. Okay? Yun na yung pinakahuling pera ano na meron yung company para i-distribute ito sa mga partners. Kaya dahil dyan, ano, ang pera na available for distribution ay i-distribute natin sa mga partners kung meron lamang siyang excess credit balance. Okay? After, okay? Ito, no? His share of the maximum possible loss that may occur. Oh, I know that this is difficult to take. Pag binasa mo lang ito, mamaya ipapakita natin yan through the illustration. Okay, pero ito ang kailangan ninyong tandaan ano, pag nagpe-prepare tayo ng schedule of safe payments. Number one, mag-uumpisa tayo sa partner's interest before the cash distribution. Kung magkano ang capital balances nitong mga partners. Pangalawa, okay, compute for the restricted interest. Ano ang restricted interest? Meron ako ditong nilagay, open and close parenthesis. This is the book value of the non-cash assets sold, ano, or is still unsold, sorry. And NCA, this is non-cash assets, hindi yan non-current assets, ano, careful kayo. Ulitin ko lang, book value ng non-cash assets na hindi pa na ibebenta. Also, yung cash withheld for future liquidation expenses. And partner's capital deficiency or the possible loss absorption. Okay, we are computing for the restricted interest. Mamaya, mavivisualize nyo naman ito. Ano, pag makikita ninyo ito, pag binigyan na natin ng illustration. Pangatlo, yung balance will represent the free interest that can be recovered and distributed to the partners. And number four, ensure that the free interest is equal to the amount of cash available for distribution to partners. Okay? Oh. Punta na tayo sa illustration para mas ma-appreciate ninyo yung concept ng installment liquidation. And please bear with me, but I want you to get a piece of paper, hindi lang piece of paper, ano, piece of papers, or you can follow me using your Excel file. Okay? Whatever your source, ano, basta may masundan kayo, ano, sundan ninyo yung ginagawa ko para mas maintindihan ninyo kung paano natin ito ginagawa. Now, here is the problem. Okay? Partners D, E, and F. D, E, F, no? Decided to liquidate their business on January 30, 2020 and showed the following statement of financial position. Makikita ninyo dito ang mga balance ng assets, okay, liabilities, and equity. You have your cash and non-cash assets. So remember, ano, pinagsama na natin into one line item yung non-cash assets. Meron kang accounts payable, meron ka rin ditong loan payable to partner D. May utang ang partnership kay partner D. At nandito din ang kanilang mga corresponding capital accounts. Okay, napag-agrihan din ng mga partners na yung cash i-distribute at the end of each month provided na sapat yung pera for that purpose. Ang profit or loss sharing ratio nitong mga partners ay 2:1:2. Si partner D, 2 over 5. Kasi remember, 2:1:2. Pag inad mo tong tatlo, that is 5. So 2 over 5. Si partner E, 1 over 5. And si partner F, 2 over 5. Okay? Oh, what else? Oh, makikita ninyo dito ang liquidation transactions for the months of February, March, and April. Observe ano,
na inabot ito ng 3 buwan. Kaya nga siya tinatawag natin na installment liquidation. Meron tayo ditong, tignan ninyo yung mga details, ano? You have here the cash proceeds. Magkano yung book value ng binenta na asset? Ano yung mga liabilities na binayaran or how much? Magkano ang mga liquidation expenses na binayaran? At meron ditong nakalagay restricted cash for future expenses. For the months of February, March, and April. O, tandaan ninyo yung mga figures na yan, ano, screenshot, sulatan ninyo ito, isulat ninyo ito. Okay? Copy ninyo, pause the video para ma-capture ninyo itong mga amounts na ito. Ang gagawin natin dito is to prepare a statement of liquidation and the related schedules. Ang tinutukoy natin dito na related schedule ay yung schedule of safe payments. Okay? Going back doon sa ating lump sum liquidation, gumagawa tayo ng statement of partnership liquidation, di ba? Parehas lang naman yan. Okay, yun nga lang. Okay, tignan ninyo ito, ano? Madami. Hindi lang isang beses. 3 beses natin itong gagawin for the month of February, March, and April. Observe, ano? Kinapi lang natin itong mga figures. This one. Kaya nga, pause the video, copy the amounts, reflect it in your working paper para masundan ninyo ako to make sure that you can follow what I am doing here. Okay? Cash, 35,000. Non-cash assets, 45. Yung accounts payable, 18. So on and so forth hanggang matapos tayo sa ating equity accounts. Notice na nilagay ko na rin dito ang profit or loss sharing ratio. 2:1:2. Bakit? Because mamaya magmamatter yan on the loss on realization at kung sakaling may mga iba pang kailangan yung P&L sharing ratio. Ang sinabi doon, ano, nung the month of February, this one, nakapagbenta tayo ng non-cash assets na yung book value 15,000 sa halagang 10,000. Okay, so eto yon. Here, non-cash assets, binawasan natin ng 15. Nakatanggap tayo ng 10,000. Meron tayong loss on realization. Kasi mas maliit yung natanggap natin na pera as compared to the book value of the non-cash asset sold. 5,000. O syempre, kung dito sa left side of your accounting equation, meron tayong negative 5,000, doon sa right side of the accounting equation, dapat meron ding negative 5,000. Etong 5,000 na ito ay paghahatian ng mga partners on the ratio of their P&L. Etong 2:1:2. Kaya 5,000 × 2/5. Actually, pag kinonvert natin yan into percentage, this is 40%, 20%, 40%. Follow me? 10,000, okay, times 5,000 × 2/5 or × 40%, that is 2,000. 1,000, 2,000. Okay, isa-isahin natin, ano? Ito yung tinutukoy ko. Para lang mas lalo ninyong maintindihan, nilagyan ko ito ng mga labels. Okay? Para hindi kayo naliligaw at mas ma-appreciate ninyo yung ating solution, yung ating schedule, yung ating statement of liquidation. Okay? Ito na yung tinutukoy ko kanina. Next, nakapagbenta tayo, anong susunod? Merong mga liabilities na binayaran, di ba? Kaya, na-advance ko na. Meron pa palang liquidation expenses na binayaran sa halagang 3,000. And that is given doon sa kanina, ano, sa previous slides na sinasabi ko sa inyo, capture. Liquidation expenses, these are necessary expenses na kinakailangan, ano, para sa pagpoproseso ng pagliliquidate or sa pagsasarado ng negosyo. Given ito sa problem, ang halaga ay 3,000 at etong liquidation expenses kagaya ng
guiding principle, guiding procedure na binigay ko sa inyo kanina, it will be distributed, it will be shared by the partners based on their profit or loss sharing ratio. Kaya, 3,000 times 40% times 20% times 40%. Thus, okay, 1,200 plus 600 plus 1,200, meron tayong 3,000. Negative, ano? The same pa rin yan. O, next. O, eto na yung atat ako kanina. Payment, okay? Partial payment ng liabilities or your accounts payable. Ito, initial payment, ano? At given ito sa problem, 15,000 yung binayaran muna. Okay? Kasi ang total ng accounts payable, 18,000, hindi muna nila binayaran lahat. In installment nila. So, 15,000 lang. Kaya after that, from yung cash natin, ano, from 42, nabawasan ng 15, magiging 27,000 na lang yan. Ang accounts payable mo from 18,000, binawasan ng 15,000. That is 3,000 na lang. The rest, the same lang kasi wala namang movement. Okay? So that is the partial payment of the liabilities. Now, after that, makikita ninyo dito ano, ang available cash natin for distribution is 27,000. Pero, ang tanong, eto na ba ang i-distribute natin sa mga partners? Okay. Pag makita ninyo at nakikita ninyo siya ngayon, ang binawas lang ay 22,000. Hindi siya kinumpleto, hindi sinagad. May 27,000 ako, bayad na natin ito lahat sa mga partners, installment. Not yet. 22,000 lang. Tapos, pansinin ninyo, pagdating sa mga partners, no, walang contribution, ano, walang naibawas sa capital ni partner D. Ang meron lang ay si E at saka si F. Doon sa share sa 22,000. At 11,667 and 10,333. Now, the question is, how? What is the basis? Now, eto na ang tinatawag natin na magpe-prepare tayo ng schedule of safe payments para ma-identify natin kung merong available cash na i-distribute sa mga partners, magkano at sa papaano ang paraan. Okay? So now, let me present to you schedule number 1 for the month of February. Notice each line items in the table. Okay? First line, capital balance before distribution. Ito, 6,800, 18,400, 23,800. Those are the balances before distribution. Tignan ninyo ano? Ito yon. Etong 68, etong 18,400, etong 23,800. Those are the amounts, no? Before i-distribute yung cash, pero after nagkaroon ng share sa loss on realization at saka yung mga liquidation expenses. Hindi yan yung balance sa pinakaumpisa. Kasi kung makikita ninyo, 10, 20, and 27 yan. Ito po ang ating pinag-uusapan. Okay. Next, ano ito? Add loan balance. Kung mapapansin ninyo, si partner D, meron ditong loan payable. May matatanggap siya na 5,000 coming from the partnership kasi may utang yung partnership sa kanya. Kaya dito, we have to add it back. Pag in-add kasi natin yan, kung sakaling merong loan balance, okay, we are getting kasi the total partner's interest. At yung partner's interest is yung halaga talaga niya, no? Yung capital niya plus yung mga loans na matatanggap niya from the partnership. Thus, 6,800 plus 5,000, ang kay partner D, 11,800, ang kanyang total partner's interest. Ito yon. As is lang tayo kay partner E and kay partner F. Okay. Next, i-less natin, restricted interest, tapos meron akong asterisk. May mga amounts dito, 12,800, 6,400, 12,800. Sir, ano ito? Saan yan galing? Okay, don't worry.
I got you covered. But first, ano, just a reminder, ito yung aking explanation kung sakaling hindi ninyo naintindihan kung papaano natin kinuha yung total partner's interest. Okay? Now, pag-usapan na natin itong restricted interest. Ang restricted interest is the possible loss if remaining assets of 30,000 will not be sold, okay? Including the 2,000 restricted cash for future liquidation expenses. Kaya nga, ang total nito ay 32,000. Itong amount na ito, yung 32,000, this will be distributed sa mga partners based on their profit or loss sharing ratio. Now, to give you an idea, going back dito sa ating given sa problem, eto yon, okay? Dito na lang tayo. 45,000 to, di ba? Nabenta na yung 15,000, yun nga lang at a loss. Magkano na lang ang natitira? 30,000. Etong 30,000 na ito, ang 20,000 maibebenta nung March, tapos yung balanse maibebenta sa April. So, eto na yung 30,000 plus the restricted cash for future expenses na 2,000. As of the month of February, may mga ina-anticipate na expenses pa on the coming months, and that is 2,000 pesos. Etong 1,000, ignore natin yan. Hindi natin yan isasama, ano, because that will be anticipated by the time nag-prepare sila for the month of March. Pero syempre, for problem-solving purposes, given na itong mga ito. Pero i-ignore pa natin yan. Okay? That is why 30,000 plus 2,000, we have 32,000 pesos. Okay? So let's go back doon sa ating restricted cash explanation. I hope naintindihan ninyo ano, saan galing yung 32,000. Ngayon, paghahatian ito based on their profit or loss sharing ratio, nandito ang solution natin sa baba. Since si partner D and F, parehas lang sila ng percentage sa interest sa P&L, edi parehas sila 40%. 32,000 times 40% or times 2 over 5, the answer is 12,800. Kaya dito, minus 12,800. Since si partner E ay 20% o 6,400. Pag tinotal ninyo itong tatlo, that is equivalent to 32,000 pesos. That is the first restricted interest. Kaya siya restricted interest because we are anticipating the worst to come. Eh kung hindi natin ito maibenta na 30,000, it will be absorbed by the partners. At syempre itong 2,000, it will also be absorbed by the partners kasi liquidation expenses, sinishare ito ng mga partners based on their profit or loss sharing ratio. Okay? That is the reason. Next. Okay? Ito yan ano. Pinakita ko sa inyo. Bumalik pa ako. Andiyan na pala. Okay. How about this one? Kasi na-compute na natin yan, di ba? Pero meron pa ditong less restricted interest. Okay? Balikan lang natin ano yung wala pang illustration. Ito. Yung wala pang explanation, 11,800 minus 12,800, di ba? That is negative 1,000. 18,400 minus 64, that is 12,000. And then, 23,800 minus 12,800, that is 11,000. Observe here na naka-negative itong si partner D. Okay? Kaya ako din siya hinighlight pagdating dito. Natatakpan kasi siya dito, kaya ako binalikan yung walang explanation. Ang additional restricted interest dito ay isa pang possibility ng loss. Kung sakaling itong si partner D ay insolvent na at wala na siyang pambayad utang. Okay? Remember the concept of loss absorption by the solvent partners? Kung sakaling insolvent, di ba sa lump sum liquidation na encounter na ninyo ito? Kung sakaling insolvent ito, sino ang mag-absorb? Yung remaining partners na solvent. Kaya, this is also a restricted interest at mababawas ito kay partners E and F, assuming na itong si partner D ay wala na talagang pera. We are anticipating the worst. That is the key to remember. Kaya ngayon, itong negative 1,000 dito, paghahatian ng mga partners na natitira.
CE, and F. Pero pansinin ninyo, dito sa solution, 1,000 times 1/3, 1,000 times 2/3. Okay? Same concept. Tinatanggal na natin sa picture si partner D. Kaya ang profit or loss sharing ratio, mababawasan na rin ng 2. Kasi kanina, di ba, 2 is to 1 is to 2. Tanggalin natin yung 2, 1 is to 2 na lang yon kay E and F. Kaya 1 plus 2 equals 3, hence the number 3 denominator here. Okay? It only covers partner E and F. Kaya 1 over 3, 2 over 3. O, ganito ang magiging share nila. Okay? So that, after that, o negative 1,000, positive 1,000, 0. Si partner E, 12,000 minus 333, that is 11,667. Si partner F, from the 11,000 minus 667, that is 10,333, eto ngayon ang paghahatian ng dalawang partners. Yung 22,000 partners E and F will share doon. Okay? That is why here, okay, 22,000 lang yan. Now, bakit nga 5,000 hindi i-distribute doon sa mga partners kung 27,000 naman yung available? Remember and go back doon sa mga reminders natin kanina when dealing with installment liquidation. Kasi we have to set aside, okay? Meron pa tayong liabilities, 3,000. You set aside cash for that. Kasi hindi ito binayaran, dapat may pondo ka dyan. Hindi pwede na etsapwera, babalewalain mo na lang. Balewala na lang ito si liability or yung ating accounts payable. So you have to set aside 3,000. And then, meron ka kasi diba 2,000 restricted cash for future expenses, babayaran diba? So set aside din tayo nito. Kaya 5,000 yan, hindi natin yan pwedeng i-distribute sa mga partners. Okay? Kaya 22,000 lang ito. I hope maliwanag ito. Okay? So that at the end of February, eto na yung mga balance. Ang cash mo, 5,000. Ang non-cash assets, 30,000. Ang accounts payable, 3,000. Ang loan payable to partner D, 5,000. Ang mga equity nila, 6,833 and 13,467. Kasi may natanggap na pera na si partner E and si partner F. Okay? For this amounts. Okay? Take a pause, take a break kung nahihirapan kang i-absorb ito para hindi tayo maumay, hindi ikaw mawindang, okay, sa ating pinag-uusapan sa ngayon. Now, assuming okay ka na, naka-recover ka na, naintindihan mo na ito, proceed na tayo for the month of March kasi the same process ang gagawin natin. Paulit-ulit, di ba? O minsan, kung masyado itong madami, nakakaumay, nakakasawa. Sale at a loss, okay? That is the same process. March sale naman ito ng non-cash asset at a loss of 4,000. Ang book value kasi nito, 20,000, pero naibenta lamang at 16,000. Kaya ang 4,000 na loss, i-distribute natin sa mga partners based on their profit or loss sharing ratio na 2 is to 1 is to 2. Kaya tayo meron ito. Ang 4,000, i-distribute kay D for 1,600, kay E for 800, kay F for 1,600. Kaya nabawasan na naman ngayon ang kanilang mga capital balances because of the loss on realization. Pero syempre, wala na akong palang nailagay dito na journal entries. Dapat alam ninyo kung ano ang journal entries dito. Debit ka, cash, 16,000. Credit ka, non-cash assets, 20,000. O edi, i-debit mo itong tatlong capitals na ito for the following amounts para balance ang iyong journal entry sa debit and then sa credit. O, next tayo, additional liquidation expenses, binayaran, 2,000. Distribute ulit natin sa mga partners, 800, 400, and 800. Ngayon, kung hindi mo alam,
paano nakuha itong 800, 400, 800? Balikan mo yung mga previous minutes kung paano natin yan ginagawa doon sa for the month of February. Same principle lang yan. Okay? Next, settlement of the remaining accounts payable. May 3,000, di ba? O, binayaran na. So that, okay, after that, zero na ang iyong accounts payable. Pero ang cash mo nabawasan ng 3,000, kaya 16,000 na lang. Pero the rest, the same yung mga balances nila. O, after that, syempre, nasettle na yung accounts payable. 16,000 na lang ang cash natin. Pero, wala na tayong liabilities, we have to distribute naman sa mga partners. But the question is, how much? Okay? Kasi ngayon, dito makikita ninyo, given 15,000. Pero ang tanong, papaano? Saan ang galing yung 15,000? At bakit dito, ang 5,000 na i-distribute sa loan payable kay D at saka kay partners E and F na naman at bakit wala si partner D? Kaya dito mahalaga yung ating schedule of safe payments, ano? Huwag ninyo yung kakalimutan. Okay, o, tignan natin ito. This is the schedule number 2. Capital balances before distribution. O, updated dapat itong mga amounts na ito. 44, 5533, 11067. Eto yan. 44, okay, 5533, 11067. And then, i-add ulit natin yung loan balance. Okay, na 5,000. Kasi hindi pa naman yan settled. Andiyan pa yan. Kaya ang partner's interest ngayon kay partner D ay 9,400. Tapos eto, the same. Now, meron ka na naman ditong restricted interest. Okay, magkano yan? 44 plus 22 plus 44. Eh, saan galing iyang amount na yan? Okay? O, eto yung ating solution dyan. Ang restricted interest, eto yung possible loss, no? Na sakaling ang remaining na non-cash asset na 10,000 ay hindi maibebenta. Go back to the given. Ano? Diba 45 yan? Nabawasan noong February 15,000, naging 30,000 na lang. Naibenta yung 20,000 sa halagang 16,000. Ang natitira sa non-cash assets mo ngayon, 10,000 na lang. So, once again, the restricted interest is the possibility that this non-cash asset will not be sold. Okay, so ito ay i-absorb ng mga partners. And since dito, ano, meron tayong 1,000 restricted cash for future liquidation expenses. Kaya ang total nila, 11,000. Add mo tong tatlo, dapat 11,000 yan. O 4 plus 2 plus 4, 10,000. 400 plus 200 plus 400, 1,000. That is 11,000 pesos. And distributed ulit ito based on the partner's profit or loss sharing ratio. Andito yung ating formula. Okay? Take note of that one. O eto na yun ano, yung source natin. Kung sakaling hindi mo pa rin naiintindihan, saan galing yung 11,000 na restricted interest? Noong month of March, they anticipated that for the following month, meron akong kailangang 1,000 for possible expenses. So I have to restrict my cash. Okay? Kumbaga, nagsiset aside ako ng 1,000 pambayad ditong ating future expenses. Okay? So that is the 11,000 basis of the restricted interest. Now, eh ngayon, bakit? O papaano? 5,000, alam natin ano, na na-compute natin ito. Ang free interest ko after that is 5,000, 3,333, and 6,667. So what now? O ngayon, dito, tandaan ninyo, balikan ninyo, and remember, we have the order of priorities. I hope hindi nyo po ito nakakalimutan. Ang order of priorities, di ba, ang sinasabi natin dyan, bayad muna sa third parties, sa mga creditors. Saka sa mga loans ng mga partners. And then, saka yung capital balances nila. Okay? At kung may mga share sa gain. Okay? So, yun yung ating order of priorities. Since the liabilities to third party creditors are now settled, wala na tayong accounts payable. Sino ang next in line? Di ba meron tayong loan payable to partner D? Yun muna. Okay? Kaya ngayon, since ito yung distribution, ito ang share ni partner D, ito yung kay E, ito yung kay F.
eh may loan payable. Okay? May babayaran tayong loan. On the side of the partnership, may babayaran yung partnership na loan kay partner D. So kung entitled si partner D ng 5,000, ibayad mo na yan para doon sa loan. Yun yung ibig nitong sabihin. Okay? 5,000, bayad mo na sa loan. Eh di wala nang matitira sa kanya para doon sa kanyang capital account. So lahat ng 5,000 pambayad ng loan. And then ito, bawas sa kanilang capital balances. Kaya meron tayong dito ang application of the payment. Loan balance and the capital balance. Okay? Order of priorities. Oh, now, after that, makikita ninyo ano, by the end of March, oh, ito na yung mga balance. Ang cash ko, 1,000 na lang. Ang non-cash assets ko, 10,000. Wala na akong AP, wala na akong loan, oh, pero meron pa akong capital balances, 4,422 and 4,4. Yan na lang ang natitira. Oh, next, may naibenta na yung huling laman ng non-cash assets na 10,000 sa halagang 8,000. So sa ngayon, meron tayong loss na 2,000, 'di ba? Kasi ang book value ay mas malaki as compared doon sa proceeds na natanggap. At syempre, itong 2,000 na ito na difference ay paghahatian muli ng mga partners. Okay, based on their P&L sharing ratio. Kaya napaka-importante nito, class. Okay, tandaan ninyo yan. After natin na ma-distribute yung share sa loss, 3,600 na lang kay partner D. 1,800 na lang kay partner E. 3,600 na lang kay partner F. At cash na lang din ang nasa asset natin. Pagkatapos nyan, wala na tayong isi-settle na liabilities. Okay? I-distribute na natin itong 9,000 sa mga partners. Ito na yung final payment sa partners, yung last part ng distribution. And since itong tatlo na ito ay balance na, pag inad natin itong tatlo, 9,000, sapat na yon ano, sa balance na natitira sa cash. Distribute na natin sa mga partners. And after that, lahat ay zero na. Liquidated na yung negosyo. Sarado na ang kumpanya na yan. Okay? So that is installment liquidation. Matrabaho siya paulit-ulit because we have to settle. We have to realize on installment, no? Paunti-unti. Kasi yan naman yung realidad, actualidad, no? Okay. O, sa ngayon, pag-usapan natin ang cash distribution program. Pansinin ninyo, ano, masyadong mahaba. Okay? Nakatatlong beses tayo, di ba? Merong shortcut dyan. At ito yung pagpe-prepare ng advanced program for cash distribution or the cash distribution program. Kaya nilagyan ko dito the shortcut method. Ang schedule of safe payments na ipinakita ko sa inyo sa mga previous slides, pine-prepare yon every time na merong available cash for distribution, di ba? Para malaman natin magkakano yung ibibigay kay partners. Kasi hindi naman pwede na based lang doon sa profit or loss sharing ratio. We have to identify yung mga possible losses. Kaya meron tayong mga restricted interest. Okay. Now, in fact, we can prepare in advance. We can anticipate. Meron tayong pwedeng magawa, okay, ahead of time para malaman natin even before the distribution of cash, sino yung may priority sa cash when it is distributed. Kaya siya tinawag na cash distribution program. Minsan, ang tawag dito cash priority. Okay? Pero isa lang yung tinutukoy nito. In the event na merong matatanggap na pera at available for distribution, sino ang may unang priority among the partners? So, ito, ahead of time. We can prepare it in advance. Okay, kaya ito hinighlight ko na advance. Na paano ginagawa ang cash distribution program? Take note of this one. Para makapag-prepare tayo nitong advance program for cash distribution, take note of these three important items. Yung total partner's interest, na-encounter na natin ito sa schedule of safe payments. Of course, alam na ninyo yung profit or loss sharing ratio.
At meron tayo ditong loss absorption balance. So ito basically yung bibigyan ko ng emphasis ano kung ano ito. O, alam na ninyo ito, total partner's interest, pinakita na natin ito kanina. O, dito na tayo sa loss absorption. Ang loss absorption balance, ito yung maximum amount. O, this one ha, maximum amount of partnership loss that could be absorbed by a partner based on his interest. Okay? Ngayon, pag na-compute na natin yung loss absorption balance, kung sino yung may pinakamalaking loss absorption balance, siya yung may priority sa cash distribution. Siya yung first priority. Kasi siya yung may pinaka malaking ano no, possible loss. O, di siya muna yung pagbibigyan. O, paano natin ito gagawin? Extend natin yung illustration sa case number 30. Same facts tayo dito ano, pero let us assume na magpe-prepare tayo ng cash distribution program ahead of time para malaman natin sino sa mga sino sa tatlong partners ang may priority. Now, when the statement of liquidation shows us that there is cash available of 22,000 for the month of February and 15,000 for the month of March, supporting schedules of cash distribution program will be prepared no based on that cash priority program. Sorry, napagbalibaliktad ko na. Okay? Dito kailangan ninyo ano, tandaan na based doon sa problem kanina, 22,000 dinistribute noong February, 15,000 dinistribute noong March. Tingnan natin yung relevance nito. Okay, so this is now your cash distribution program or the cash priority program. Makikita ninyo dito ano, we have pero before natin pag-usapan yung loss absorption, tignan muna natin ito ano sa umpisa. We have the capital balances. Ngayon, ang capital balances dito ay yung pinaka-umpisa. 10,000, 20,000, 27,000. Okay? Bago tayo nagkaroon ng realization of assets and the settlement of liabilities. Ito yung pinaka-umpisa nilang balance. Okay? Doon sa ating statement of partnership liquidation. Go back to it, ano? Total partners interest, di ba? Kaya ito hindi ko na binigyan ng DN kasi alam na ninyo na for us to get the total partners interest, we have to add back the loan balance kung may matatanggap si partner D, which is given naman sa problem. O, kaya dito, the total partners interest is 15,000, 20,000, and 27,000. Now, di ba, pangalawang kailangan ninyong tandaan, profit or loss sharing ratio. Ang number one is etong TPI or the total partner's interest. Given dito, 40%, 20%, 40%. Now, meron na tayo nitong loss absorption balance. At nakikita ninyo dito, 37,500, 100,000, and 67,500. Sir, saan galing yan? O yun na yung pasilip kanina ano na naipakita ko na. Ang formula kasi ng loss absorption balance or yung LAB, okay, is TPI over PNL ratio, PNL percentage. The loss absorption balance is etong total partner's interest divided by the percentage. 15,000 divided by 40%, you will get 37,500. 20,000 divided by 20%, you will get 100,000. 27,000 divided by 40%, you will get 67,500. Take note of this formula para hindi ka maliligaw. Kasi kung hindi ko to nilagay, tatanungin na naman ninyo ako, sir, paano ito na kuha? Okay, so para dun sa mga medyo hindi agad nakakagets, ano? Ito na yung ating sagot dyan para sa tanong ninyo. Okay, in-anticipate ko na rin yan ahead of time. Oh, ano ito na sumunod? First priority to E. 100,000 minus 67,500 times partner's interest. Oh, ito ngayon, di ba meron tayo nitong loss absorption balance. Etong loss absorption balance na ito, ito na yung tinutukoy kanina and kinapture ko ito, no?
This is the maximum amount of partnership loss that could be absorbed by a partner based on his interest. So dito, eto na yung maximum ano no, partnership loss na pwedeng i-absorb ni partner D, ni partner E, and ni partner F. And since ang pinakamalaki dito ay si 100,000 for partner E, siya yung may first priority. Kaya dito nakalagay first priority to E because 100,000 yan. Okay? Oh, emphasize ko lang itong pangalawang statement dito. The partner with the highest loss absorption ability should be given priority in the cash distribution. Eh ano ito? Na 32,500 at 6,500. Oh, ganito yan. 100,000 minus, sino yung sumunod? Eh, 67,500 si partner F. Si partner D kasi 37,500 lang, no? So, edi, kunin natin yung difference ni E and F. Kasi, ang susunod na may pinakamalaking loss absorption ay si partner F. So, that, eto yun. 100,000 minus 67,500. Ang sagot, this one. 32,500. Now, ano ang importance nito? Ito kasi ang magiging basis mo para malaman magkano ang cash distribution para doon sa first priority. 32,500 times 20%. Okay? Kasi yun yung P&L share ni partner E. Kaya pag kinumpute natin yan, 20%, we will get 6,500. Ito ngayon, ang cash distribution ano na first priority para kay partner E, hindi po itong 32,000. Ito lang ang basis natin. Tandaan niyo yan ano, ito yung priority for distribution na 6,500. Etong 32,000, ito yung difference nitong dalawa. Ito ang basis in computing magkano yung cash priority. Okay? Oh, notice how the balance of partner E and F will become the same na after the first priority. Kasi kinuha natin yung difference nito, minus na, di ba? So malamang parehas na sila, 67,500. Okay? Oh, what else? After that, punta na tayo dito sa second priority. Gagawin natin yung procedure na yon until the balances will now be the same. Eh, nagkataon dito, after the second priority, parehas na sila. Kasi tatlong partners lang naman ito. Kung madaming partners yan, o saka tayo matatagalan, madami-dami yan. Second priority to E and F. E and F kasi, o 67,500 minus 37,500. Ito yon, di ba? Eh, sila yung may susunod na pinakamalaki. Eh. So, sila na yung may ang next doon sa priority over partner D. Oh, 67,500 minus 37,500, 30,000. Ang 30,000 ngayon ang magiging base, okay, in computing the cash priority. Si partner E, 30,000 times 20%, kaya meron siya ditong 6,000. Si partner F naman, 30,000 times 40%, kaya siya meron ditong 12,000. Okay? That is the second priority. Ano itong ano, 12,500 at saka 12,000? Kasi hindi ko yata ito na-emphasize. Okay? Ito kasi, di ba kanina, meron tayong 6,500 kay partner E. O plus 6,000 ngayon. Ang total niyan is 12,500. Ang sumunod, si partner F, kasi second priority lang siya, 12,000. Notice ano, nawala dito si partner D. So last priority ito si partner D. Yun nga lang, pagdating sa dulo, assuming pare-parehas ka na dito, ano? Eto, gagamitin mo lang ito kapag nag-equal na silang lahat. Pero kung hindi pa rin, edi ulitin mo yung process, ano? Para maging equal na sila sa pinaka-bottom figure. Now, after this one, further cash payments to D, E, and F sa mga partners will be distributed according to their profit or loss sharing ratio na. Yun yung tatandaan ninyo. Okay? Oh, huwag kayong malilito dito, ano? Ang cash distribution ay itong mga amounts na nasa kanan. Hindi itong mga amounts na nasa kaliwa kasi ito lang yung basis natin.
Oh, Schedule 1. Alam natin na sa buwan ng February may 22,000 na i-distribute. Okay? Eh meron na tayong ano, 'di ba? Schedule. Meron na tayong cash priority program. Nalaman natin na ang first priority si letter E or si letter E, si partner E. Oh, di sa 22,000, ibigay na natin agad yung 6,500 kay partner E. After that, ang magiging balance na lang ay 15,500. 22 minus 6,500, we will get 15,500. Oh, dahil na ibigay na ang first priority, this one, oh, di punta na tayo sa second priority. Ang second priority kasi, 6,000 and 12,000, that is 18,000. Ang kaso ngayon, ang balance lang ay 15,500. O di matuto tayo makontento sa kung ano yung meron lang, di ba? So 15,500 lang ang i-distribute natin. Pero, 5,167 and 10,333. Hinighlight ko ha, according to the ratio of 1:2. Kasi wala si partner D. Okay? Wala pa siyang matatanggap. Kaya 2:1:2, kung wala pa yung 2, edi 1:2 na lang. Oh, 15,500 times 1 over 3, kaya 5,167. 15,500 times 2 over 3, kaya ito 10,333. Maliwanag. I hope nasusundan ninyo ito, ano? That is how we get using the cash distribution program. Oh, ito is the schedule number 1 for the partial cash distribution for February. Okay? Oh, ito 'yon, ano? In-emphasize ko lang nang dito galing 'yan. Okay? Ito naman, dito 'yan galing. Okay, 'yun nga lang, hindi siya buo. Kasi 18,000 ang total nito, 15,500 lang 'yan. Kaya ito lang yung prorated na amounts na i-distribute. Next, for the month of March, alam natin na may madidistribute na 15,000. Eh, puntahan na natin yung second priority. Wala na tayong pakialam sa first priority kasi naibigay na yung buong 6,500. Eh, di ba, meron pa tayong kulang na 2,500. Sir, saan galing itong 2,500? Remember this? Oh, so doon sa cash priority program or sa cash distribution program, 18,000 ito. Pero ang na-distribute pa lang 15,500. So meron pang natitira na 2,500. Yun iyon, 2,500. At i-distribute natin on the ratio 1:2. Wala pa rin pakialam tayo ngayon dito kay partner D. Kailangan natin itong buuhin na 6,000 and 12,000. Eh after that, kompleto na. 'Di ba? 2,500 plus yung 15,500 kanina. Okay na tayo. Ano nang susunod? O, yung balance na, yung 12,500, according to the ratio of 2:1:2 na. Okay, kasama na, kasali na ito si partner D. Okay? Papaano? Bakit? O, di ba nakalagay dito? Further cash payments to D, E, and F according to their profit or loss sharing ratio. 12,500 times 2 over 5 na tayo ngayon. Kasali na kasi si D. Tapos na yung first priority, tapos na yung second priority. Doon na tayo sa bandang dulo. 12,500 times 2 over 5 or times 40%, that is 5,000. As in same ratio lang naman yung kay partner F, 5,000 din yun. Si partner E, 2,500. Okay? So that ang partial distribution sa buwan ng March ay ito, 5K, 3,333 and 6,667. Okay? O ngayon, eto tandaan ninyo ano kasi last na yan na slide. Kung ano man ang ginamit, mapa-advanced cash distribution program tayo or yung ating schedule of safe payments kanina, parehas lang yung kakalabasan dyan na amounts. O double check nyo na ano kasi hindi ko na nalagyan ito ng slide for comparison. Pero, okay, parehas lang yung amounts na kalalabasan. Kahit na yung long cut yung ginamit mo or etong shortcut na cash distribution program. Okay? So I hope nasundan ninyo ako. Feeling ko ano, parang nakikita ko yung mga kunot ng noon ninyo, yung mga kilay ninyo nakataas. At
mukhang iiyak na naman kayo mamaya. Okay, pero thank you for watching. I hope I helped you. Ano, sana nakatulong itong ating exemplified na version ng installment liquidation sa pag-aaral ninyo for this topic on partnership accounting.